Hello mga kasubed, magandang araw na naman sa ating lahat mga kasubed. So malapit na yung Pasko, hindi pa rin tayo nakakapaglaot dahil malakas pa rin si Anging Amihan. So ang gagawin lang natin ngayon mga kasubed ay gagawa tayo ng tutorial na pang ginagamit, yung ginagamit natin sa flying lure, yung subid natin ginagamit, yung tapsay sa ibang tawagin. Sa amin dito, ang tawag namin yan dito ay bahan o kaya yung tarak-tarak. Yan dito sa Palawan mga subit. So bago tayo mag-umpisa, shout out sa inyo lahat mga subit, sa lahat na ating supporters dyan, tsaka sa lahat ng subscriber. So yun mga subit, so salamat sa inyong mga suporta. Sana ay may pamasko tayo dyan, isang subscribe lang mga subit. So yan. So gagawa tayo ngayon. So ang gamitin natin ay kailangan natin ito yung sikwan. Ito pang lock natin. Gagawa tayo ng flying lure, yung bahan. Tsaka ang gamitin nating size kasubid na na nylon ay ito. Dolphin brand ito siya mga kasubid, yung ginagamit ko. 130 mm. So sa libras ay 90 libras. Ayan. So medyo maliit to dahil ginagamit sa pang number lang to, pang number 16 o kaya 15. Ayan. So yung ginagamit ko sa 14 tsaka sa 13, ang malaki na siya, medyo 110 libras na yun siya, baga 140 mm. Yun, ganun. Maganda yun pag malalaki yan ang panggamit sa kawil. So itong maliliit na ginagamit na to, pang lang to, pang number 16 tsaka sa 15, pwede rin pang number 18, depende sa inyo. Yun. So ang una natin gagawin mga kasubid ay matagal na tong request sa akin, kaya ngayon lang tayo nagkaroon ng time na gagawin ito, kasi lagi naman tayo nagalaot, di ba? So yun, marami nag-request sa atin ng ganun. So ayun mga kasubid, kung may gusto lang kayo i-request tsaka itanong sa akin, i-comment nyo lang dyan sa baba ng ating video. Ay sasagutin natin yan pag may time tayo na yung mga tanong nyo. So ito mga kasubid, mag-start na tayo magawa. Ang una natin gagawin, mag-gawa tayo ng allowance magmula doon sa ating pataw or buya sa dulo. Ang distansya natin gagawin ay bilang tayo ng 14, di pa. Ang ginagamit ko 14 o kaya 12. Pag maraming kawil, 12 di pa lang. Sa number 18 ko na ginagamit na pain natin, pang number 18, 20 pieces na kawil yung napain yung nilalagay ko mga kasubid. So yun, 20 pieces. Sa number 15, 14, tag-kinsi-kinsi lang. Yun. Kinsi-kinsi lang yung ginagamit ko kasi apat yung dinadala kong klase ng kawil napain. Apat yung subid kong ginagamit. Yun. So yun, mag-start na tayo ulit. Magbilang tayo ng 14 di pa. Kasubid, 1, 2, 14. So yun, 14. Medyo natin tandaan natin. Yan. So yun, pang number 14. So gagawin natin, gagawa natin to ng lock magkabilaan kasubid. Yan. Gagawin natin ng lock. Ito lang, sa paa ko lang. Paa ko lang gagawin. Yan. So yan, gagawin tayo ng lock. Ang gagawin natin mga kasubid ay lang natin niya. Alternate ang pagka para hindi siya magano. Strip lang siya. Lagyan natin ng buko. Yan. So yan, magkabilaan ang natin mga kasubid, kabilaan para straight lang yung buko niya. Kasi kung umiikot yung yan, sa kabila bago, sa kabila ulit, para yung niya yan,
tuwid lang ito takbo ng ano, hindi siya maipaikot ng paikot habang palaki ng palaki. Ayan. Ganito lang gagawin nyo mga subid. Sana makatulong ito sa ating mga angler dyan yung mahilig sa fishing. Ayan. Subukan nyo ito mga subid. Maganda yung ano dito, maganda yung income dito sa ganitong paraan na ano, panghuli ng tulingan o kaya matuna. Gandang klaan na ito. So shout out sa atin dyan lahat na ano, mga supporters dyan na mga sulit natin subscriber. So shout out sa inyong lahat. So Merry Christmas. Sana mag-iingat tayo palagi mga subid sa laot. Lakas ngayon. Shout out sa inyo. So palagi tayo mag-iingat sa laot. So salamat din sa mga supporters natin dyan, nagko-comment ng mga gandang mga comments sa atin. Ayan. Lagi tayong mag-iingat palagi. Baka mag-disgrasya tayo di. So yan, kailangan din natin ng subid ng gunting. Ang puto sa dulo. Yun, may isa na tayong buko. So ano natin, bukan natin dito ulit sa taas isa. Distansya ka lang mga 1 inch. Baka mga 1 inch lang. So yan, depende sa inyo mga subid kung ilang piraso kawil ang ilagay nyo, ganun din karami yung buko nyo. Sa akin kasi regular kong ginagamit 15 talaga piraso. So yung pang number 18 ko na ano, 20 pieces talaga yun, kasi pag maliitan lang yun, kasi pag maliitan magaan lang yun ano, magaan lang yun siya hilain, di agad-agad malulubog yung ano natin. Kasi pag sobrang dami tapos nakain, nalubog na, hindi na rin kakainin yun. Pag lumubog na yung mainline natin. Ito pala yung ginagamit kong ano, nylon. 70 libras ito siya. Yung ginagamit natin pang buko. Ayan. Sana makatulong ito sa ating mga maglalaot, katulad natin mga anglers. Yan. Ano, makatulong itong magawa natin. Good. So, ganito lang gagawin natin pa hanggang mag ano, maka-15 piraso tayo. Mamaya i-ano ko na naman sa inyo kung ilan ang distansya bago buko. Pagkatapos natin ito. Lagot. Lakas pala natin, nalalagot yung nylon. So yan mga kasubid, meron na tayong isang buko. So ito yung unang buko natin. Ang ginagawa ko dito, depende na sa inyo mga kasabihin, ito unang buko natin. Ang ginagamit dito ay unang ano ko, isang dipa lang kasubid, isang dipa sa una. So yan, isang dipa. So magbilang tayo baka para hindi natin hindi tayo malito. Gagamit tayo ng lapis. So isang buko tayo, magmamark tayo ng isa-isa para hindi natin malimutan. Kasi minsan nakakalimot tayo magbilang na sige nating ano, gawa ng buko niya. So yun, saan? Magmamark tayo, magbibilang, magtatali tayo. May isa na tayong buko. So yun. So yung pangalawa, ito na pala kasubid, yung pangalawa, isang dipa lang ang ginamit nating ano, distansya, isang dipa. So pangalawa ganun, mamaya dadagdagan natin siya ng tag isang dangkal bawat buko. Pagkatapos natin ito mamaya, pangalawang buko, dagdag na naman ulit ng pangalawang buko na hanggang umabot tayo sa dalawang dipa. So yun, umabot na siya ng dalawang dipa, mimaintain mo na siya ng dalawang dipa hanggang matapos. Yun lang gagawin mga kasubid.
So, pagpatuloy natin sa paggawa. Ayan. Buko na naman tayo ulit, panibago. Pangalawa na to, mga kasubid. Ayan. Ibalik-balik na natin para mabilis. Maraming salamat yung mga kasubid sa inyong mga suporta na sa mga comment nyo maganda dyan na lagi nag-comment sa ating video. At thank you din mga kasubid sa ating mga silent viewers dyan na hindi nag-comment. Yun, shout out din sa inyo. So yan, tiyaga lang tayo palagi. Tsaka mag-ingat lagi tayo sa laot. Medyo malakas talaga ngayong amihan. Yan, patuloy lang natin gagawin natin yung ginagawa natin. So yan. Tatapos na tanda rawang buko. Mamaya ituturo ko din mamaya kasubid kung paano itali yung pain sa mainline. Yan, gagawin natin ito step by step para maano nyo talaga kung paano yung ang pagtali na magandang paraan ng pagtali. Inaano ko na ito dati sa una kong vlog na nag-prepare ako ng ano eh, ng mainline ko. Ipakita ko na rin itong pero ang dami pa rin nag-request na ano magawa tayo nito ng tutorial ng mainline kung paano ginagawa. Yan, nakadalawang buko na tayo kasubid. So yun lang yung gagawin nating proseso. Medyo dalawang buko. So, nagdipa tayo kanina ng distansya niya sa pangalawa ng isang dangkal sa tsaka isang dangkal. Mga ganyan lang. Yan. Para hanggang maghaba na maghaba yan siya. Kasi kung gagamitin mo yan na mag-maintain ka ng dalawang dipa o kaya isang dipat kalahati magmula sa una, sobrang haba na ng mainline mo mga kasubid. So medyo pag gumaan yung ano, magaan yung bato mo tapos medyo maalon, nagalawlaw siya. Medyo ano siya, tumirinbo yung ano mo, yung mainline mo. Madapa na sa halos sa tubig. Kaya medyo pag medyo lubog yung pain natin, hindi masyado siya kakainin ng isda. Mas maganda yung nakakapaglaro siya ng ano kahit naga-minor tayo. Yun, nakakapaglaro talaga yung pain natin. Yun na. Oh, pangatlo na to. Magtali muna pala tayo pangalawa. Magmamark tayo yan. Dalawa. Hindi natin malimutan. Yan, yun lang gagawin natin mga kasubid. Hanggang sa umabot na ng dalawang dipa. Magmi-maintain na tayo sa dalawang dipa. Depende sa inyo kung ilang kawil yung gagamitin nyo, ilang pain yung gagamitin nyo. Nasa inyo yan. Pero sa regular ko, 15 talaga yung ginagamit kong pain. Kasi hindi naman makakain lahat yan. Sa na-experience ko, pinakamarami kong nahuli sa ano, mga ano lang siguro, 11 piraso. 11 piraso sa isang hilaan. Pero matagal na yan mga kasubid. Tagal ko na kasi itong ginagawa. Mga ilang taon na. Hindi pa ako dati nagbablog. So naisip ko lang mag-vlog. Para gusto ko yung ma-share sa kapwa natin mga mangingisda sa ganitong paraan na mas madali makahuli ng kulingan. Kasi pag maraming kawan talaga or lutang, lalo pag maganda yung kain ng lutang, mayroon naman minsan na nag-ano rin yung tawag dyan, yung hirap kainin yung pihikan.
Kasi pag maliliit yung kinakain, dilis yung similya talaga, dilis yung bagong, parang bagong panganak. Talagang ang hirap talaga pakainin. Halos hindi makakain talaga. Yun. Kaya gumawa ako ng number 18 na pain, maliliit. So ganito pa, ganito pa subid yung pain ko, number 18. Ikaw, meron ako dito. Ano ginawa? Ito, number 18. Ayan, number 18 to siya kasubid. Ayan. Ito. Number 18. Meron naman dito, yung ibang klase. May orange na ako, number 18 dito. Ito. Ayan. Ayan, number 18. Napain. So, ito yung mga number, ano natin, number 15. Ayan, yung pain natin, number 15. Ito ay 14. Ayan, number 14. At ito ay, ito 14 din, number 14. Ayan, yan yung mga pain natin ngayon, mga kasubid. UV resin siya, pero ano, matibay siya kasi nakabalot talaga siya ng tawag dito yung parang strike. Nakabalot siyang ganito buo. Yan, kaya hindi siya basta-basta masira. Kasi dati yung nakaraan yung mga nagawa ko, yung may pattern, ginagawa ng pattern dito bago lagyan ng ano. So, umiikot. Umiikot ito sa kawil yung pain. Yan, umiikot. Lalo pag mga yung tuna yung kumakain, yung kabakol yun. Sa amin, panit yung tawagin ito, panit. Yan. Umiikot ako, so nagawa ako ng idea na para matibay talaga siya. So yan lang. Ito yung blue, eh, parang lupoy. Yan, parang lupoy siya. So yan mga sabit, trip siya na tayo sa ating ginagawa. Para tapos tayo agad. Ayan, mga kasubid, nakatatlo na tayo. Ganun na proseso ng kasubid. So, magmamako na tayo tatlo. So, yan. Ilang, nagdagdag tayo kanina ng isang dipa, dadagdag natin. Ay, nagdagdag tayo kanina ng dalawa, isang dangkal, dadagdag na tayo ng dalawang dangkal. Isa. Dalawa. Ayan. Ito na. Paba ng paba hanggang mag-maintain ka na sa dalawang dipa yung kasubid. So, yun. Yun lang muna. Ganun lang proseso hanggang sa makagawa ka ng 15 piraso ng buko. Ayan. So yan, pag umabot ka na ng 2 dipa, maintain mo na siya hanggang makatapos ka ng 15 piraso na buko. So yun. So, aabangan mo may asobid, ano. Medyo maaba kasi matagal pag ganito. So yan na muna. Yan mga kasubid, medyo nakaabot na tayo sa 2 dipa, no? Kanina nag-upisa tayo sa isang dangkal, dinagdagan natin ng isang dangkal ulit, dinagdagan natin ulit ng isang dangkal, bali 3 dangkal hanggang umabot sa 2 dipa na kasubid. So yun, umabot na nga tayo dito. So yan, pagdating dito mga kasubid sa 2 dangkal na, so i-maintain na natin siya ng 2 dangkal hanggang sa matapos natin yung 15 pirasong buko. So, bago pagkatapos ng 15 piraso buko mga kasubid, magdidistansya naman tayo ulit ng 14 dipa para doon sa ating sa bangka, sa palo ng bangka natin nakatali. So, may clip tayo doon na nilalagay natin na clip. Yun. So yun, ganun lang mga kasubid. Mamaya siguro naintindihan nyo naman siguro ang pinaliwanag ko kasubid. Pagkatapos natin sa 15 pirasong kawil, magdidistansya na tayo ng 14 ulit, katulad ng ginawa natin doon sa may pataw. So yun lang gagawin natin mga kasubid.
kasi medyo mahaba na yung video natin, i-short lang natin, shortcut lang natin. So pagkatapos nito mamaya, papakita ko na lang yung pagtali ng pain sa mainline natin. Isa-sample ko mamaya ka sobid para makita nyo. So yun, cut muna tayo mga sobid. So yan, natapos na tayo ng pang 15 piraso na buko sobid. So yun, yan, natapos na natin pang 15. So ang gagawin natin ulit, tulad kanina, kung ilan yung ilang di pa yung distansya natin magmula doon sa may patawan, ganun din gagawin natin doon sa may bangka. Bibilan tayo ulit ng 14. So ayan. So bit yung 4. So puputulin na natin. Ito yung dulo magmula doon sa may bangka. So babaliktarin natin siya, doon tayo muli mag tatali ng branch line natin sa unang kawil na ginawa natin kanina sa unang buko. So doon tayo magtatali. Babalik tayo. So yan, ito na yung unang ginawa natin. So dito tayo mag-uumpisa magtali para tipid tayo sa branch line natin na gagamitin. So ituturo sa inyo kung paano ang technique mga kasubid. Yan, yan mga kasubid, tuturo ko sa inyo kung paano ang technique dito para hindi tayo magasto sa branch line. Ito ay fish brand number 80. Ginagamit ko lang ito number 80 pag ginagamit ko yung mga pain na malalaki, yung 14 tsaka 15. Yan, 14, 15, 80 libras yung ginagamit ko. Pag 13, pag malalaki na yung mga may tambakol tsaka yung matalaki ito, kaya 90 libras. So ito 80 lang siya. Ang gagamitin natin dito ay number 15 o kaya 14, pwede na to. Hindi ito makuputol ng tambakol o skipjack na malalaki. So ganitong technique mga kasubid, tuturo ko sa inyo kung ano, paano para tipid tayo sa branch line natin, hindi tayo magastos. So ito ay gagawa tayo muna ng 8. Ito ikutin na natin. So yan mga kasubid, galing dito yan, ayan. Tapos ito sa kabila, ito siya dadaan mga kasubid sa likod. Ayan, papasok natin siya dito. So yan, ayan, itong ring na to, ito mamaya yung purpose natin para may allowance tayo para pahaba ng pahaba. So ilain natin to ganito. Yan, so ito may pangapain tayo dito na sample lang to mga kasubid, tutorial lang to. Ito yung pain natin, bawa ito 14, number 14 ito siya kasubid, number 14. Yan, so ganito paglagay mga kasubid. Yan, yung galing dito sa loob, ayan, labo. Ayan, ikot lang natin ng isang bisis dyan. Tapos pagkapasok natin dito, dito na naman natin siya ipapasok sa yung daan, dinadaanan nito kasubid. Ayan, medyo malabo. Ayan, dito natin din siya ipapasok. Ayan, tapos ihilain na natin siya. Ayan, so medyo malaki siya. Yung allowance na yan, hilain mo lang yan para magkaroon ng higpit. Ayan, hilain mo yan siya ulit para may allowance na. Ayan mga kasubid, so jawin siya. Napakatibay na po ito mga kasubid, yung pagkatali na to, napakatibay na to. So kahit na isa lang siya, isang ikot lang, napakatibay na yan. Hindi na kaya yan patulin ng pag ganun siya. Ayan. So ito, patulin natin. Ang gagawin nyo mga kasubid, gagawin nyo bawa ganito, alawas natin unang kawil. Unang kawil natin, so ganyang kahaba. Ayan, so hanggang siko natin, no? Ayan, unang kawil.
ang ganitong purpose, mag-estimate na tayo daw parang 5 piso o kaya medyo malaki. 5 piso. Lawan sa dito mga 5 inches siguro, 4 inches 'yan. Ganun pa rin same process pa rin yung gagawin natin. Ikot natin sa likod tapos papasok dito sa butas. So yung butas na to, ito ko sobid, ito yung silbing allowance natin mamaya para mag-adjust na maghaba siya na maghaba. So yan. Lalagay natin siya sa main line. Sana makatulong to mga kasubid. Katulad sa mga anglers natin dyan, mahilig sa fishing. Oh, ito, yung main line natin. Ikot natin yung isa, pasok isa, ikot ulit isa, so pasok ulit doon, bali dalawa siya. Bago natin siya ipapasok doon sa katulad kanina, dito pa rin yan sa dinaanan nitong nylon. Yan, dyan na siya dumaan eh. Dyan din yan dataan ulit. Yan, sabay higpit. Yan. Pagkatapos natin mahigpitan yan, medyo malaki siya dahil medyo baka tumagos doon dito. Dagdagan natin ng hila konti. Yan. Hilain natin konti ulit. Tapos bago hilain natin siya ulit. Yan. So medyo maliit na yung butas niya. Hindi na siya makatagos doon sa lock natin sa buko. Yan. So ganun lang mga kasubid yung gagawin nyo. Yan. Sana makakatulong ito sa katulad natin maglalaot. Mga anglers, shout out sa inyo. Yan, shout out sa inyo lahat, lahat ng viewers. Yan mga kasubid. So yan. Pangalawa, ganito lang gagawin nyo hanggang sa matapos kasubid. Pangalawang tips. Yan. Yan o. Gagawa tayo ulit, saglit. Ganito lang gagawin nyo, parehas lang yan hanggang sa matapos. Ganun lang ang process nyan pang mga kasubid. So gawa ulit tayo ng 8 knot lang to siya na simple. So number 14 pa nilagay natin. Meron tayo ditong ano, ito pa din yung parang ano, ito pa rin number 14. Number 14 to mga kasubid, size nito 14. Ayan. Ayan, ipitan. Dali lang, madali lang. Napaka basic lang dito mga kasubid. So yan o. Tulin mo na. Tapos, ang gagawin mo mga kasubid, ganito. Ayan, di ba? Diba, ito una nating tali. Ito, hindi makita ba? Tatapat lang natin dyan sa ano, taglit. Yan. Ito siya, oh. Yan, ito mahirap. Yan. Ang gagawin nyo kasubid, ipapantay nyo lang ito dito. Ayan, papantay mo siya bago sukatin dito sa pinakadulo. Yan, yung pinakadulo, pantay na siya bago ka gagawa ng allowance na. Gawa ka lang parang 5 piso kalaki o medyo malaki-laki pa para mas maganda. Yan, parang 5 piso lang kalaki bago mo siya allowance ipuputol. Putulin natin, may allowance tayo pang ano, yan. Yan, yan na. So gagawa tayo, i-otso na natin siya bago hilain. Yan. So, itong ring niya, allowance niya, so dumagdag na ng haba niya. Yan, humaba na siya. So, yan o. Oh. Haba na siya o. Oh. Oh. Yan. So, ito, itatali ito sa pangalawang buko. Ito yung pangalawang buko na. Yan. So, ganito lang ang gagawin niya mga subid. Paulit-ulit na lang ito hanggang sa matapos. Ganyan lang. Hanggang maghaba na lang siya na maghaba. Lagyan nyo lang ng allowance na parang 5 piso kalaki na ring. Hanggang sa matapos siya, hanggang dulo na yan. Hayaan nyo sa kahit anong haba, basta hanggang dulo. Ayan, okay na. So ganun lang tayo mga subid. Ayan. Sana nakatulong ito. Ayan. Ayan yung mga subid. Oh. Ang distansya na nila ang dalawa. Oh, medyo malayo na. Medyo, ayan ang distansya nilang dalawa.
parang ano na siya, 5 inches. So ganun din. Mamaya gagawa ko ulit ng ano. So ganun lang, paulit-ulit na masubid. So yan. Oh, sana nakatulong yung tutorial natin ito mga kasubid. Sa shout out sa lahat ng viewers at sa supporters natin diyan mga sulid. At sana maka ano tayo. So magpapasko, malakas pa rin si Hang Amihan. Sana kumalma na para may pamasko tayo diyan sa mga inaanak natin. At sana ganun din sa inyo mga kasubid. Merry Christmas sa inyo lahat. Sana may pamasko rin tayo dyan sa inyo, kahit isang subscribe lang, okay na. Thank you. So yun, hanggang dito lang sana tayo mga kasubid. So maraming maraming salamat sa panonood ng aking video. So ayan, Merry Christmas sa inyong lahat. So ano, God bless to all. Yun, hanggang dito na lang. Thank you for watching mga kasubid. Okay.